Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, for today's video ay share ko sa inyo ang aking experience sa pag-order ko sa TikTok. So, this is my second time. So, i-review na rin natin yung mga na-order ko at na-checkout. So, without further ado, tara, samahan nyo akong mag-unbox at ipakita sa inyo yung mga nabili kong mga damit dito sa TikTok shop. So, eto na nga guys at nagbabalik kasi kagagaling ko lang sa baba at nireceive ko yung aking item, yung aking parcel and super excited ako, talagang naghintay ako. So, nung nag-message na siya sa akin sa WhatsApp na nasa baba na siya, ay syempre, madali na akong bumaba. So, from first floor to ground floor at eto na ang aking parcel galing sa TikTok. So, eto na siya. So, ipapakita ko sa inyo yung mga in order ko. So, expectation versus reality na tayo. So, second time kong umorder sa TikTok. Nung first order ko, kung mga anik-anik lang yung mga in order ko na kung ano-ano, mga wallet, mga ganyan. For the second time na order ko, ito naman, puro damit siya. So, nakita nyo naman, kakulay siya ng TikTok app. Kasi yung mga nauna kong parcel, kulay silver lang yung plastic niya. So, ipapakita ko na sa inyo at bubuksan na natin. Puro damit po siya na na-order ko na 149, 8 pieces na mga damit. So, yung lowest na nabili ko is 13 riyal. So, sino ba namang hindi mabubudol sa 13 riyal? May long dress na siya. Pero, siyempre, huwag tayo mag-i-expect ng sobra. Kasi ito, pang-araw-araw lang siya. So, nasa sayo pa rin yan kung paano mo siya dadalhin. Pwede mo rin, alam mo naman ng mga Pinay. Kahit pambahay lang yan, talagang panlakad na rin, all in one, di ba? So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Talagang sobrang nakaripak siya ng ano. Sana natin, dahan-dahan lang at baka ma-damage yung nasa loob kasi talagang siksik siya. Baka magupit natin yung damit. Wow. Oops. Uy. Saya lang. So, deserve naman natin to kasi nagtatrabaho tayo. Kailangan din natin bilan ng ating sarili. So, ayan. So, ayan na. Ayan naman. So, eto na yun. Bilangan na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pieces sa 149 riyal free shipping. So, hindi ko na kinuha yung 1 riyal. Hadiya ko na dun sa ano. Kuripot. So, ito yung aking mga order. Tingnan natin. Alam nyo, uugaliin nyo pong magbasa ng mga review sa pag kayo bumibili online. Kung maganda ba siya, at least meron kayong idea doon about doon sa product na bibilhin nyo. So, ito yung una. Ito siya. So, ang size ko actually, medium ako pagdating sa mga damit. Pero, ang kinuha ko is small. Bakit? So, ang model nito ay nakasuot ng small. Pero dahil nagbabasa ako ng review, ay sabi ng mga naunang bumili, masyado daw malaki para sa size. So, kung ikaw ay medium, go ka para sa small. So, hindi po lahat ng mga sizes ay pipit sa inyo. Kaya kailangan yung magbabasa ng mga review. At meron din namang size guide. May guide naman doon sa, parang kagaya din siya ng Shein. Pagdating sa mga damit, meron siyang mga guide para sa mga sizes nyo sa lahat. So, ito siya. Mahaba siya. So, kung ano yung nakita nyo sa model, yun din yung ano ng damit. So, papakita ko. Ito siya. Next. Ito siya. Ganun pa rin yung in-order ko ng mga klase ng damit. Nagkaiba-iba lang sa kulay. So, small. Kahit medium ako, small yung kinuha ko. Kasi stretchy daw siya at maluwag. So, mamaya iti-testing ko siya. Pero sa tingin ko, hindi ko na sa inyo mapapakita kung anong itsura niya.
Pero sa mga model na pinapakita ko sa screen, ganito ang itsura niya. Binibigyan ko lang kayo ng idea na itong klase ng damit na to, kung kayo order nito, stretchable siya, super stretchy. So, kung aaraw-arawin mo ng laba, talagang luluwag. Kaya, small yung kukunin nyo kung kayo po ay medium. Next naman, ganun pa rin. Kulay itim nga lang. So, pare-pareho ng design yung binili ko, pero magkakaiba ng kulay. So, meron ako ditong kulay black, kulay pink, at gray. Pero pare-pareho lang po sila. Again, ito pong damit na to, kung makita nyo to sa TikTok shop, kung kayo po ay petite, yung mga balingkinitan, mapapayat, extra small. Yun na po yung last, I think, extra small, pinakamaliit. Kung kayo yung mga medium, ako medium ako, tumitimbang ako ng 61 kilos. At chubby, as you can see sa aking peslak, pero ang kinuha ko ay size small dahil stretchable siya. So, kapag araw-araw mo siyang lalabhan, luluwag siya ng luluwag. So, ano bang klase ng tela siya? So, huwag po kayo mag-expect na makapal to. Sulit po siya para sa price worth it dahil 13 real lang. Pero hindi ko sinasabing 13 real pa rin to kapag chinek nyo sa TikTok kasi nagbabago ang presyo. So, na-jackpotan lang natin or na-saktuhan lang natin na on sale. So, tatlo siya na 13 real. Magkakaiba ng kulay, pareho ng design. At ano pa ba? Eto naman, talagang na-excite ako dito. So, ang kinuha ko medium. Mahaba. As in hanggang bukong-bukong ko siya. At eto ang model, syempre. So, medium ako. So, medium ang kinuha ko. So, at may size guide naman. So, maganda siya. Pwede na rin siyang panglakad. Alam mo yun kapag ka lalabas kayo. Kasi syempre nakaabaya kapag ako lumalabas. Mas comfortable siya na nakaabaya ako. Tapos nakadress ako. So, hindi po ako nagsusuot ng ano. Pag nakadress ako, lagi ako nakalegging sa loob. Opo. Pwede yung nakapanty lang tayo. Masyadong malamig sa mall. Tsaka mahirap na kung hanginin. Naku, makikita ang hindi makikita. And, ano pa ba ang meron tayo? Kumuha din ako ng mga white. Nagandahan kasi ako sa kanya, pero alam niyo mga guys, picture can be deceiving. Kaya, hindi lahat ng makikita niyo sa picture maganda. So, picture can be deceiving. Hindi lahat ng makikita niyo sa picture ay magaganda. So, don't expect too much. Manage your expectation, ika nga. So, nagandahan ako sa picture. So, white yung kinuha ko. So, hindi ko alam. Minsan, madalas. Hindi lang minsan. Madalas, pumapalpak talaga ako sa pagbili ng damit online. Kasi, hindi naman ako kalakihan pagdating sa hinaharap. Tapos, mga B-shape pa yung ano ko. So, ewan ko kung masusot ko ba to ano. White siya. Ito yung model. Next, alam niyo maganda yung ano niya, well packed siya. Kung paanong naka-pack yung ano ng Shein, ganun din siya. Naka-ziplock. Next, another white na naman yung pinili ko. Oy. Long sleeve siya na white. So ipo-partner ko siya sa leggings kasi tago naman yung puwet. So hindi pa rin kita yung hubog natin. Ay, ito yung model niyan, itong damit na to. Maganda siya. So, dalawang white yung naano ko. So, lahat po ng aking mga order, below 30 real. Hindi ako kumuha ng higher. Kasi alam mo na, kailangan natin mag-report kasi bilang isang OFW, mahirap. Mahirap yung gastos ng gastos. Huwag ganon. Deserve naman natin ng gumastos bumili ng para sa ating sarili, pero huwag pa sosobra. Dahil ika nga lahat ng sobra, masama. Char. Next, ito. Ang ganda nito sa picture, promise. Kaya napaano ko. At wow, maganda yung tela niya ha. At ito ang model. Hindi ko sa inyo masyadong mapakita kasi maano ako sa camera at wala akong masyadong space. Nakita nyo naman ito yung cabinet.
So, ang ganda nito, promise. So, kapag ka, ano, papakita ko sa inyo kung paano siya is, pagka nakasuot na. Ganda. Ayan yung model niyan. At meron pa ba? Or, ito ang last. So, puro dresses yung na-order ko. At ito na yung last. So, lahat ng in-order ko, puro dresses, long dresses, no? Ito naman pang ibaba. So, ang ganda niya. Hindi ko alam pa ng tawag nito. Square pants, ganun. So, ayan yung model nito. At ang kinuha ko, dahil chabita ako, taba, medium siya. Medium yung kinuha ko. Pero parang tingin ko maliit. Hindi ko alam. Sakto siguro siya sa mga legs, pero pagdating siguro sa bewang. So, medyo palpak ako ng konti dito. Dapat large yung kinuha ko. Pero garterized naman yung likod. Sa harap, naka-peaks. Sa likod, garter. So, ganyan siya. At may paganyan. So, pagdating dito, may open siya. So, kalahati mula tuhod nyo, open siya. So, kung kayo ay kagaya ko lang na maliit na nagkaka-height, height reveal ha. Kung mga 5'2 lang kayo, I think, hindi natin masabi. Alam nyo, mas okay yung mahaba kasi pwede natin siyang i-repair, i-cut, tahiin. Okay din yung malaki pagdating sa mga damit kasi pwede natin i-repair. Wag lang yung, hindi lang natin magagawa ng paraan kapag maliliit yung mga na-order natin. So, tingnan natin kung magkakasya sa akin, pero ito po ang model niyan. So, yung mga prices na nabanggit ko ay hindi ko po maa-assure sa inyo na the same price din ang makukuha nyo. Kasi nasaktuhan ko lang siya na on sale siya. Sasabi ko lang yung experience ko sa TikTok ay okay siya. Talaga naka-update ang delivery, matatrack nyo. Kung nasaan na siya, kung nakaabot na ba, na na-repack na ba. At naka-update din syempre kapag out of delivery na. Magme-message sa inyo yung TikTok sa inyong mga registered number doon sa app. So, ayan, yung aking mga na check out na aking na-order sa TikTok. At masasabi ko naman na, ano ba experience ko sa TikTok? Okay yung delivery. Well-packed naman siya. Okay yung communication sa mga delivery man. All in all, okay siya. At mura. Free shipping. Pero hindi ko sina-assure sa inyo na lahat ng o-order dito ay meron silang free shipping. So, syempre, ipiliin nyo yung may mga coupons, yung may mga promos, ganun, mga discounts. So, kailangan, ano tayo, wise na OFW. Wise na mamimili. Diba? So, yun lang, guys. At, yeah, nakabase ako sa Saudi Arabia. At yung experience ko sa TikTok shop, ay 5-star. So, yun lamang. Salamat sa panonood. So, ano na guys? Check out na! Char! Thanks for watching at hanggang sa muli. Sana panoorin nyo pa mga susunod kong videos at ingat kayo mga day mga dong. Masalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.